Magandang araw! It's music time! Teacher Mercy po, nagbabalik. Ikinagagalak kong makasama ulit kayo mga bata. Sa ikalawang aralin, tatalakayin natin ang antecedent phrase at consequent phrase ng isang awitin. Ano man ang iyong ginagawa ngayon, maaari kang makinig, sumabay at gumawa ng mga gawaing ibibigay sa aralin na ito. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Tayo na't mag-awitan at matuto ng bagong aralin. Balikan natin ang iyong mga natutunan. Ano ulit ang introduction at coda sa isang awitin? Ang introduction ay himig na tinutugtog o inaawit bilang paghahanda sa kabuuan ng pag-awit. Ang koda naman ay bahagi ng isang awit o tugtugin na nagsisilbing panapos o pangwakas na bahagi ng komposisyon. Magaling! Dahil naalala mo ang unang aralin, isang malakas na hooray para sa sarili mo! Sa katapusan ng talakayan, inaasahang matutukoy mo sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang antecedent phrase at consequent phrase ng isang awit. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganoon, simulan na natin! Ang mga awitin ay binubuo ng mga phrase o parirala. Ang mga pariralang ito ay magkakaugnay upang makabuo ng isang musical idea. Tinatawag itong antecedent phrase at consequent phrase. Ang unang phrase ay parang nagtatanong at kadalasan may papataas na himig. Tinatawag itong antecedent phrase. Ang ikalawang phrase ay ang nagbibigay ng kasagutan at ito naman ay may pababang himig. Tinatawag naman itong consequent phrase. Ikaw ba ay nangungulila sa iyong ina? O sabik na mayakap uli ang iyong ina? Ngayon ang pagkakataon mong magpasalamat at ipadama ang iyong pagmamahal. Sabihin mong, mahal ko po kayo ina. Habang sinasambit mo ito, halina't pakinggan natin ang awiting Ugoy ng Duyan ni Levi Celerio. Tukuyin sa awitin ang antecedent phrase at consequent phrase. Maaari mo itong sabayan. Awit. Ilang phrase meron ito? Matutukoy mo ba kung alin ang phrase ang consequent phrase o antecedent phrase? Ang una at pangatlong phrase ay ang antecedent phrase dahil para itong nagtatanong at may papataas na himig. Ang pangalawa at ang pang-apat naman na phrase ay ang consequent phrase dahil ito ang nagbibigay ng kasagutan at ito ay may pababang himig. Tandaan, ang mga antecedent phrase at consequent phrase ay magkakaugnay. Ito ay ang dalawang phrases na nagbibigay ng buong musical idea. Kadalasan, ang antecedent phrase ay may papataas na himig at ang consequent phrase naman ay may pababang himig. Handa na ba kayo sa susunod na awitin? Pakinggan o sabayan ng ating pangalawang lunsarang awit. Ako Mananggete, isa itong Hiligaynon folk song. Bago ninyo ito mapakinggan, basahin muna natin ang sali nito sa Filipino. Ako Mananggete, napabalik-balik, kasi nakalimutan ko ang sisidlan at patik. Umakyat ng niyog, bit-bit ang kawit, umupo sa tangkay, at magtapik-tapik. Alamin natin ang mga kahulugan ng mga sumusunod na salita na matatagpuan sa awit. Mananggete, taong nagtitipon ng tuba. Patik,
gawa sa patpat na kawayan na ginawang parang brush na ginagamit na pamukpok ng niyog. Kawit, sisidla ng tuba na gawa sa kawayan na may kalawit na pinapatong sa balikat. Para sa inyong pagtataya, tukuyin sa awitin ang antecedent phrase at consequent phrase. Kopyahin ito sa inyong papel. Bilugan ang mga antecedent phrase at ikahon ang mga consequent phrase. Dito nagtatapos ang ikalawang aralin para sa pangatlong markahan sa musika. Sana may natutunan kayo sa aralin na ito. Ito po muli si Teacher Mercy na nag-iiwan ng kasabihan. Ang batang masipag sa pag-aaral, may kinabukasang buong buhay na ikararangal. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!